Hi guys! Welcome back to my channel. So, para sa mga hindi pa ako kilala, so I'm Lance Bautista. So today ay pag-aaralan naman or tuturo ko naman sa inyo kung paano gamitin ang isang party ng Google Meet, ang Google Attendance. Okay, isa siyang add-ons na magagamit natin sa Google Meet. So, isa ka rin ba sa mga teachers na nahihirapang kumuha ng attendance sa ating Google Meet? Okay, so nahihirapan ka ba na gumawa ng form and then para makakollect ng attendance? So, usually kasi dati ang ginagawa natin or karamihan sa ating ginagawa kapag nagkaroon tayo ng webinar or meetings. So, pagkuha natin ng attendance, ang ginagawa natin is pinag-fill out natin sila ng Google Form. Then, saka natin na makukuha yung ating name ng attendees doon sa from the Google Sheet na na-generate natin doon sa Google Forms. So, sa ngayon, meron tayong bagong paraan siguro sa mga ilan na hindi pa alam. Siguro hindi pa nila masyadong discover ito. So, meron tayong tinatawag na add-ons para sa Google Meet. Ang tawag po sa kanya ay Google Attendance. So, siya ay nagre-record ng attendance ng mga naglabas-masok sa ating Google Meet. Okay, so ina-export niya ito into Google Sheets. Ang Google Attendance ay isang extension para sa Google Meet para mas mapadali at mas mapasimple ang gawain natin na pag-track ng attendance ng ating attendees or ang ating estudyante. Okay, so pwede nating, it allows the user to create and store multiple class list. So, pwede pala tayong gumawa ng class list na i-assign natin sa ating Google Meet para doon papasok ang pangalan ng bata or ng ating participants sa ating Google Meet. So, yung ating, galing dun sa ating mga classes or dun sa classes na ginawa natin para sa separate classes natin gagawin dun, automatic na pag dinownload mo siya into spreadsheets ay iwahiwalay na rin yung name ng bata according to their classes. Okay, so napakaganda na feature talaga ng Google Attendance. So, pwede mong buksan yung extension na yon after nyo mag-meeting. So, pwede nyong buksan yung extension na yon para i-review yung listahan mo at saka ma-save yung attendance records mo sa Google Sheet sa iyong Google Drive. So, high-tech na, no? So, talagang iba na ngayon yung normal ang ating gawain. So, napakalayo sa ating ginagawa sa everyday. So, iba din siya doon sa Google Form na ating pina-fill upan para lamang makakuha tayo ng attendance ng ating estudyante or ng ating kasama sa ating Google Meet. So, napakaganda niya at bago sa ating paningin. Okay, so ituturo natin, himahimayin natin ang bawat steps kung paano natin i-install ang Google Attendance. So, umpisa natin kung paano siya i-install at paano siya gamitin sa ating Google Meet. Okay, so handa na ba kayo? First step natin is i-search natin ang Google Meet Attendance. So, ayan, Google Meet Attendance. So, ang icon niya is Google Meet Attendance na mayroon siyang check. Okay, so add to Chrome na lang natin. Then, may questions. Add Google Meet, add extension mo lang siya. Okay, so ayan, checking. So, hintayin lang natin yung checking kasi sinisync niya yung ating file. So, turn on lang natin yung nakalagi siya. So, turn on na lang. So, yes, I'm in. So, ayan. Pag may lumabas na remove from Chrome, so, ang gagawin natin is okay na siya. Ibig sabihin nun, okay na siya. So, pupunta na tayo sa ating Google Meet. Pasa tayo ng bagong meeting. Start na tayo ng new meeting. Okay, so, i-close ko na lang yung camera. So, close ko na lang yung pop-up icon na yan. So, name, add name to the class. O, pwede ka mag-add ng name sa class. So, dito yung list mo.
So, pwede ka maglagay ng list na class. Halimbawa, grade 3 orange. Okay. So, ayan. So, my classes, grade 3 orange. So, sabi mo lang siya. Okay, so ayan. Kung mapapansin mo dito sa Google Meet mo, meron ka nang makikitang check dito. Okay, so ayan. Bilang ng participants yan. Tutorial pong ito ay para sa Google Attendance. So, hindi na natin kailangan mag fill up ng form, gumawa ng Google Form kasi automatic na natin siyang madadownload after ng meeting. So, ma'am, may nakikita po ba kayo na check? Wala. Sa tabi ng mic? Ay, sa tabi ng cam? Wala po. Wala. So, ayan. So, ibig sabihin nun, ang makakita lang ay ang kung sino ang gumawa, nag-create ng Google Meet. So, siya yun din yung makakapag generate ng automatic na Google Attendance. Inaantay ko lang si Ma'am Uy. Shout out kay Ma'am Uy. Tsaka si Ma'am Maika. Ma'am Len? Yes. Nandito na ako. Kita na kita. Asa naka-close yung ano mo? Ayun, si Kath Uy. So, dito ay may new tayong student. So, dalawang new. Si Ma'am Perez at saka si Ma'am Lina. So, the rest nang nasa attendance. Wala kayong makikitang list, no? So, list of pupils, list ng classes. So, ayan. Mayroon na tayong 10 sa classes. O makikita nyo ay absent yung iba. Yung may green. Kasi yung new ay nakakulay yellow. Okay, si Ma'am Sapin at saka si Ma'am Perez. Si Ma'am Campbell ay absent kasi wala silang check dito. So, ayun. So, kapag ka once na nag-drop mo yung call, so automatic na. Once na i-drop ko yung call, automatic na po siya na mag-generate siya ng attendance sheet. Okay, sa naka-save siya sa isang Excel at saka sa isang HTML. So, try kong i-end yung ating Google Meet or i-drop yung ating call. So, ayan. So, automatic siyang nag-download ng CSV file at saka ng HTML file. So, bubuksan natin niya muna yung Excel file natin. So, ayan. Nakamark dyan kung sino ang umattend. So, ayan. Sila Maika. May check. So, nakalagay dito. Well, hindi sila pumasok sa ganitong time. Ito si Ma'am Sapin at saka si Ma'am Perez ay pumasok ng 1:28. Ito din si Ma'am Uy. So, nag-details. So, ito yung haba ng kanilang itinagal. So, ibig sabihin, ganito sila katagal. Ilang minutes din siya nag-stay from 1:28 to 1:23. Okay. So, ayan. So, dito naman sa HTML. So, kita natin yung summary at attendance na. Nag-generate niya rin yan. So, kita natin yung attendance. O, ayan. Si Cleo ay wala. Hindi siya nakarating. Si Isa, hindi siya nakarating sa third meeting. So, ito yung time kung kailan sila. Meet ID. Class list, okay, arrivals, start siya, natapos siya ng ganito, ilang minutes yung meet, okay. So, ayan. So, meron din ditong email. Kung gusto mo siyang email or isend sa isang tao. Okay.
Okay, so ayan, generated Google Meet Assistant extension version 1.2.9. So ayan, so rejoin tayo. Hi, ma'am. So ayan, nandito pa rin sila. So, once na i-drop natin to, after ng ating call, once na i-drop na natin ang call, so, pansinin nyo po, mayroon bababa doon, may madadownload doon, automatic, CSV form, and HTML. So, ano ang laman ng CSV ulit? So, ang laman niya ay details about doon sa attendance mo. So, yung time ng arrival, time left, gan ilang minutes siya, mark present kapag present. Okay, so mga new. So, yan ang laman sa Excel. Then, ang HTML ay ito ang laman. So, summary. Attendance summary. So, ayan. So, nakalagay itong may green ay ito yung time na inilagay nila doon sa meeting. So, nag-meeting kanina si Ma'am Maika ay nag-stay ng ganito lang ka-time. Tapos, another meeting, nag-stay uli. So, continuation. So, ito ngayon yung latest. So, which is si Ma'am Uy ay dumating ng ilang minutes. So, nakalagay. So, pwede mo rin siyang i-send. Okay. So, ulitin ko. Lalabas ang CSV file, yung Excel. Bubuksan natin ang laman is yung data about dun sa mga nag-sign in. So, name, ang time, time kung kay anong oras sila in at saka time kung kailan sila nag-out, ilang minutes ang duration, ilang minutes sila next day, yun. So, yun ang laman ng Excel. So, pwede mo siyang i-save as Microsoft Excel na siya kasi naka-CSV siya. So, ayan. Save mo lang siya sa desktop mo, then lagyan mo lang ng file name na bago. So, write your file name kung anong gusto mo, then save. The next nating buksan naman ulit yung naka-HTML. So, ang laman niya is summary para siyang naka-table. So, nakalagay dyan sa mga green na yan. Kung yan yung time na inilagi nila doon sa meeting. Okay, so may mga bungi kasi sabi nag-out sila, bumalik. Okay, so pwede mo rin siyang i-send. Okay, so ang laman niyan is yung ayan, yung mga nasa taas ay mga data, so ilang minutes, ilang time siya, kailan siya nag-start, anong time siya natapos yung meeting. So, isi-send mo siya, pwede siyang i-send. So, pupili ka lang ng paraan kung paano mo siya isi-send. Ayun. So, ganun lang siya kasimple ang Google Attendance. Automatic at napakadali. So, download lang. Once na natapos ang Google Meet, madadownload siya automatic. Ay makikita natin ang information ng ating mga students kagaya ng name. Makikita din natin kung whether they're present or absent. What time they joined, what time they left, and amount of time they joined. So, kitang-kita natin kung sino yung maaga, kung sino yung talagang tinapos yung Google Meet, at kung sino yung tumakas. So, cool eh. Kitang-kita natin sa ating attendance and the total duration during which they were in the call. Ang extension na ito ay secure at hindi siya nag-i-invade ng data privacy ng student's information. So, secure naman siya gamitin. Okay, same lang din siya ng Google Forms, but ito ay mas pinadali kasi once na nalog in na siya doon, nakapasok na siya sa Meet, automatic na ang pangalan niya at information niya is papasok na doon sa list ng attendance. So, no more dealing with headache spreadsheet preparation. So, wala nang sakit ng ulo. Nagagawa ka pa ng form, gagawa ka pa ng mag-login kayo, check your attendance, ganun-ganun. So, no more. Kasi, automatic nang mag-generate si Google ng Google Sheet or mayroon na agad tayong attendance. So, monitor na monitor kung sino. Napakalaking tulong nito sa ating mga teachers. Monitor natin kung what time si Juan pumasok at what time si Juan nag-out
Okay, so gaano kahaba ang stay niya doon sa Google Class? Okay. So napaka gandang gamitin. Okay. So sana ay makatulong sa atin ang tutorial na ito and sana ma-apply natin sa ating Google Meet ang simpleng pinag-aralan natin ngayon. Okay. So thank you so much and kung sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button below. Paki-hit na rin yung like at saka yung notification bell ang pinakamahalaga para naman sa susunod kong upload ng tutorial ay mapanood nyo rin. So pipili ako ng mga tutorial na hindi pagasino nating napapag-aralan para talagang useful ninyo. Useful sa atin, okay? Gusto ko talagang i-share yung natutunan ko or nalalaman ko para sa ating mga, lalo na sa ating mga kapaguro, dun sa mga hindi pa masyadong masanay, bihasa sa paggamit ng Google Meet. Okay, so kung paano ba ang mas mapapadali ang ating gawain. So, bye for now guys, bye muna, and see you next time, see you na sa next video ko. And don't forget to subscribe. Thank you very much and God bless us. Please hit the subscribe button and feel free to share as many times as you like. Add-ons na nagre-records ng attendance sa Google Meet at ina-export niya ito into Google Sheets. Okay, so nakatala dito kung sino ang mga naglalabas at nag-sign, nag-at